What up mga katroops, nagbabalik SKTV Buhay Probinsya. At ngayon mga katroops, another tips na naman po tayo at home remedy na di kailangang mahal. Alam ko naman na galing tayo sa pandemic state at talaga naman nagsusumikap pa rin po lahat para makabalik sa kani-kanilang mga trabaho. So mga katroops, pag-uusapan natin ngayon mainly yung tungkol sa pagsusuka ng mga alagang aso. Okay, at later on, bibigyan ko rin po kayo ng tips at home remedy na di kailangan gumastos ng mahal. Okay, so mga katroops, ayan, kasama din natin si Baki at andun din po sa mayupuan si Maki. So mga katroops, samahan nyo ako sa buong video, huwag kayong bibitaw. Let's go! So ayan mga katroops, okay, so kasama natin silang tatlo ngayon. Ayan, si Maki, sa bago lang po sa aming channel dyan, yung hindi pa po nakasubaybay, ito po yung mga alaga ko ngayon. Ayan, si Maki, yung brown, at yung black naman, si Baki. Okay, kanina po, andyan po yung tuta ko na si Loki. So mga katroops, pag-uusapan na natin yung tungkol sa pagsusuka ng mga alagang aso natin. Okay, so ano ba talaga ang dahilan bakit nagsusuka? Okay, pasensya na po, may dumaan na motor. Okay, so mga katroops, ang main dahilan kung bakit nagsusuka yung mga alagang aso, ito based sa, disclaimer ko lang, ito po ay based sa experience ko for 20 years and still counting until now from Manila to probinsya. Okay, nasa probinsya na ako sa pag-aalaga ng aso. Okay, so ito, based sa experience ko, gusto ko lang i-share sa inyo. Okay, so ang main talaga na reason bakit nagsusuka yung mga alagang aso natin, una is meron silang nararamdaman. Okay, then common reasons naman dyan is yung nakakain ng malansa, nakakain ng panis, okay? Nakakain sila ng hindi usual sa pang-araw-araw nila na kinakain. Okay? At napakarami pa pong dahilan dyan tungkol sa pagsusuka. Okay? Madami pong dahilan actually dyan. So, pag nagsusuka kasi yung mga alagang aso natin, kalimitan o karamihan po sa atin, lalo na pag hindi po alam yung remedy at bago lang mag-alaga ng aso, ay natatakot na agad, okay? Nangangamba na agad. So, alamin nyo po muna kung anong dahilan bakit siya nagsuka, okay? Meron din pong na poison, okay? Naka-experience na po ako ng ganyan na nagsuka muna siya, napaka-mild lang. Tapos, nag-shiver na siya, nangingisay na. Then, sumuka na naman. Tapos, ayan na, yung extreme na pangingisay. Tapos, na-poison na siya, no? So, magkakaiba kasi yung reaction ng mga alagang aso. Depende po sa breed, depende po sa edad, at depende po sa immune system nila. Okay? So mga katroops, ito subok na subok ko. Until now, ginagamit ko pa rin sa mga alaga ko at talaga namang super bisa, hindi pa rin nawawala ng lakas. Okay? So mga katroops, Betrasine Gold Powder. Okay? Napakabisa po talaga. 24 pesos lang. Ititimpla nyo lang po sa 500 ml na
tubig. 3 ml 3 times a day. Pag yung mga 2 months po na puppy, 2 ml 3 times a day. Okay? Pwede po yung panggamot sa pagsusuka. Okay? Ang pinaka malalang na experience ko sa pagsusuka po is yung akala ko noon kasi hindi ko pa alam yung canine distemper. So, nakakita ko ng foamy, madilaw. So, pwede po maging ano yan, impatcho lang yung mga alaga natin. Pwede rin pong color lang po ng kinakain nila, kaya naging kulay dilaw. Kasi karamihan po sa atin, pag foamy tapos kulay dilaw, tapos ayaw kumain, matamlay, nangangamba na agad kasi baka canine distemper. Okay? So, kayo rin po makapagsasabi niyan at makapagpapasya kung ano talaga yung nararamdaman ng mga alaga nyo. Okay? Again, nararamdaman ng mga alaga nyo. Kasi ito mga alaga ko rito sa probinsya, free range po sila. Okay? Hindi ko po sila cage, hindi po sila naka-cage, hindi po sila naka-leash or nakatali or chain. Okay? So, mga ka-troops, ang Betrisin Gold Powder po, pwede po panggamot sa una, pagsusuka. Okay? Pangalawa, ayaw kumain. Pangatlo, matamlay. Okay? Lalong-lalo na po yung mga nangihina. Sobrang tamlay, nagtututulog lang, ayaw tumayo, ayaw kumain. Okay? Yung iba, picky eater. Okay, kumakain ng onte o kaya pinipili niya yung kinakain niya tapos onting-onti lang. Okay, so mainam na mainam po dito, Betrisin Gold Powder, napakamura, 24 pesos lang isang sachet, tutunawin nyo lang po sa 500 ml na tubig. Okay, tapos maghanda ng syringe, magbigay ng 3 ml, 3 times a day, pag 4 months pataas. Okay? Pwede na rin yung 3 months. Pero pag 2 months po na mga puppy, 2 ml lang. Pwede nyo gawing 2 ml twice a day. Pwede rin 2 ml 3 times a day. Okay? So, ayan mga troops. Another tip naman po, maganda kayo lagi ng SMP 500 dahil bibihira po kasi ang nagbebenta niyan. So, maghanap na kayo. Pag alam nyo mailaga kayong aso, dapat meron kayong syringe, Yakult, egg yolk, at S.